So, magandang hapon mga Mr. Bike. Ako na naman si Kuya Patrick para mag-review na naman ng bagong bike niya sa harapan ko. Itong re-review natin bike ngayon, isang Phantom Warwolf. Shoutout ko lang yung nag-request sa video natin ngayong araw, si Chrysler, Delan, and Daya. Yan, maraming salamat sa panonood lagi. At saka, yan. So, kung gusto rin magpa-review rin ng ibang bike, kung gusto nyo yung bike, i-comment nyo lang din sa baba para magawa natin ang video. So, no? So, re-review na nga natin si Phantom Warwolf, ano? So, si Phantom Warwolf ay isa siyang gawa ng Trinx, ano? Gawa ng Trinx itong Phantom na ito, medyo may kabigatan. Isa siyang aluminum na 6061, ano? So, yan, makikita dito sa top tube niya yung kanyang Warwolf, yung kanyang model name. Tapos, dito sa kanyang down tube, yung kanyang Phantom na brand name. No, so, kaganda nito, ang size nito ay 48, kulay blue, ano? With a touch of orange and black. Ayan, napakaganda ng kulay. No, so, yan, makikita nyo sa kanyang, ano, dito sa kanyang, sa seat tube na to. Ayan, ayan, napapakita sa inyo yan. Ayan, makikita nyo dito sa gitna na to, yung kanyang JMT Designers Team. So, ano ba yung JMT Designers Team? Sila yung mga, yung mga magagaling sa paggawa ng disenyo sa mga kalsada, mga pedestrians at saka sa mga bike, ano. So si JMT, kilala sila sa mga designs at saka engineering ng ano sa buong mundo, no. JMT, yan, designer's team, ano. So sa kanyang fork, isang steel na rigid fork, yan, Phantom steel rigid fork, stock lang siya ni Phantom Warwolf, yan. Sa kanyang drop bars, ito, isang 420mm standard size. Tapos, aluminum siya, no, 420mm. Yung mga tatanong ng haba, 420mm po ito. No, so, medyo mahaba. Meron kasing 38 lang, merong 40, ganun. So, sa kanyang stem, isang 80mm yung kanyang haba. Ayan, para sa mga tatanong din kung ano sukat ng ating stem. So, ayan, sa kanyang rim set, isang 32mm na rims. Ayan, sa kanyang hubs, isang stock hubs. Ano. So, nakalagay dito sa kanyang Phantom na to. May walang brand yun nakalagay sa kanyang hubs. Ano. So, stock hubs na lang para meron tayong ano. Ayan, stock hubs. Ayan, naka-rotor siya, rotor disc or disc brake. Ano. So, naka-mechanical na disc brake, ayan. Isa siyang 160mm diameter yung kanyang rotors, front and rear, para may kalakasan. Madalas standard na rin yung sa sizing ng mga rotors na para sa mga road bikes. Pero sa mga road bikes na mga bago ngayon, lumalabas, may mga 140 na rin. Ano, yung mga 140, dati na rin yung kaso parang nahihinaan ako sa 140. Mas maganda yung mga 160, 180, gano'n. Ayan, mechanical siya na disc brakes. Ayan, makita yung calipers niya. Unbranded din, wala nakalagay. Napakadamot ng ano ng Phantom. Ano. Pero okay lang din. Pero kasi sa stock lang ng mga budget bikes na to. Ano, yan. So, siya ay naka-tread type. Yan. Naka, 3x7 speed tread type. Ano. So, yung kanyang crank naman yan. 3x siya ang kanyang crank teeth. So ang pinakamalaki ay 48 teeth, yung pangalawa 38 teeth, tapos yung pangatlo 28 teeth. Ayan. Yung crank niya isang steel din, stock lang din ni Phantom, wala din brand na nakalagay, makikita niyo naman. Ayan, ano. So sa drivetrain na tayo. So bago ko nga pala sabihin yung drivetrains dito. Ano ko lang pala to. Sisingit ko lang to seat post. Seat post niya size 27.2. Ayan, ano. So ayun na nga, dito na nga tayo lahat, dadako sa kanyang drivetrain. So sa drivetrain, bago ko to sabihin sa inyo, trivia lang tayo konti para sa drivetrains natin. So ayun, konting kalaman lang mga idol o mga kasiklista natin dyan. Ano? So noong 1937,
o siguro sige mga late 20s, madalas mga wala pang rare derailleurs, wala pang derailleurs or drivetrain. Siguro ang drivetrain pa lang dati ay single speed lang. Alam niyo, may mga single speed, yung isa lang yung crank mo tapos isang speed lang sa likod, ano. So nagawa ng mga 1920s, nagawa na si Mano yung hub na 3x yung ano, meron siyang derailleur sa hulihan. So meron siyang shifting levers din na nakalagay sa mga ganito. Yun yung mga uso nung mga panahon ng 1920s. Yun yung mga single speed siya, pero may ginawang mechanism si Shimano para mas lumambot din yung pagpa-jack mo. So noong 1937, ayan, lumabas na yung mga derailleur system, ano, no. Pero ito ikaw na una introduce sa publiko noong 1937 sa Tour de France. Ano, sa Tour de France, una nagkamero, pinayagan na ng ano, kasi meron niya namang mga magaganit na ahon. Siyempre, kailangan mo ng medyo maluwag sa pagpadyak. Kaya na-invento yung mga drivetrains natin, ano, noong 1937. So, dahil tayo, meron isang biggest ano changes pagdating sa derailleur system. Ano, nagkamero na nilabas ni Campagnolo, yung kanilang Campagnolo Grand Sport na rare derailleurs noong 1949. Ano, makikita nyo mamaya, makikita nyo just sa video yung mga pictures ng mga sinasabi kong ano. Ayan, noong 1949, makikita nyo yung itsura ng derailleur, napaka-cute, ano, short cage, tapos siyempre, especially pang road bike kasi usong-uso pa, uso talaga yung karera na yun sa Tour de France. And meron nilabas ang Campagnolo na Campagnolo Grand Sport Rare Derailleur. So, noong 1977, ayun na nga. Ito na nga yung specs na naka dito, yung shifters nito, no. Ito yung Shimano SIS, no, na tinatawag. So, meron kasing hindi nakakaalam kung anong tawag sa ganitong shifters, ano, bakit ganito, bakit SIS yung tawag. Ano, so si SIS ay unang introduced sa publiko noong 1977 naman, no? Noong 1977, introduced tong SIS. So, anong ibig sabihin ng SIS ng Shimano, no? So, ang ibig sabihin ng SIS ay Shimano Index System, ano? So, bakit Shimano Index System yung kanyang, ano? Kasi yung ginagamit natin ay daliri sa pagkambyo yan. Pag ganito, yan, binababa lang, hindi higit. Yan. Pero dati, mga 1950s, yun, umusan yung mga road bike, ano yung mga Araya, Bianchi, na ano, Panarello, Pinarello, saka mga kung ano pang klase ng bike, ano, Bascol Nago, ganun. Makikita nyo yung mga ano nila, ng levers nila nandito. So, pinag-isipan ng Shimano kasi na parang medyo mahirap pagka nakarera ka, then yuyuko ka pa para mag-shift ka. So, na-invento ng Shimano yung tinatawag nga na ganito, yung SIS or Shimano Index System. So, kaya siya tinawag niya Shimano Index System kasi mga daliri yung mga gumagalaw. Yan. Mas madali yung pag-shift kasi nasa may part na siya ng manubela. No? So, nung, ayun, pero ginawan pa rin nila ng paraan ng Shimano na mas mapadali ito. O mas maganda pa rin ang kanilang ginawang mechanism, ano. So nung 1989, lumabas na yung tinatawag na rapid fire shifters. Yung mga rapid fire naman nilabas para sa mga mountain bikes noong 1989. So yun naman yung mga mas smooth ang shifting, mas malalambot, mas mabilis siyang pumasok agad noong mga panahon ng 1989. And then pasok sa 1990, lumabas na yung STI. So, ano yung STI? Marami kasing, ano, parang sa panahon ngayon, kung konti lang may alam ng ibig sabihin ng STI. So, ano ba yung ibig sabihin ng STI? So, ang ibig sabihin nyo ay Shimano Total Integrated. Ang ibig sabihin, no, Shimano Total Integrated, yun yung mga pinagsama ng shifters at saka ng brake levers. Ayun, makikita nyo din dyan sa ating video. Yung itsura ng STI ng mga 1990s, yung unang labas. No, so madalas kasi yung mga ginawa nila Dura-Ace, nila Shimano na naka STI na. Yun. Yan na, para sa mga hindi alam ang ibig sabihin ng STI, ha? Shimano Total Integrated ang ibig sabihin ng STI. Yan. So para ano, marami nyo rin yung ibig sabihin ng STI. Kasi merong ano iba pag sinabi ng bawa, yan na, Senza, ganun.
STI. Yun agad ang naisip nila. Pero actually sa Shimano talaga ang original nun. O Shimano Total Integrated. No? So nung ano naman, lumabas noong 1990 ngayon, STI, daw tayo ng 2009. Noong 2009, unang nilabas ng Shimano ang kanilang DI2. Ano, bakit DI2 yung sinasabi sa Shimano? No? DI2. DI, tapos number 2. Ano ibig sabihin nyo? What, para saan yung stands for nyo? Ano? DI2. So, ibig sabihin nyo, DI2, pinaiksi lang siya kasi ang pinakang ano niya ay D, tapos dalawang I, kaya DI2. No, kasi uso yun dati, kasi yung teacher ko nga dati, Rogelio Katigbak yun, no? Ganun. Yan, nakalagay sa kanya, R2K, kasi Rogelio R Katigbak. Parang ganun, uso yun dati, no? Kaya na-invento yung DI2. So, ano ibig sabihin ng DI2? Ang DI2 naman ay Digital Intelligence Integration, or abaliktad, correction, Digital Integration Intelligence, ano. So, si from the word itself, yung DI2, Digital Integration, ano. So, nagpapagana sa kanya ay digital, ano. Ang base sa mga research ko rin, sabi sa Shimano, once na iginabit mo na ang DI2, wala nang pwede maggalaw noon, fix na agad yun. Kahit ano, wala nang, once na itinuno na doon, wala nang magbabago noon. Kaya pala, kukunti lang yung mga nabibigyan na certification pagdating sa mga DI2. Ano? So, ayun. Sa Shimano, sa kanyang shifters nga, ayan, naka Shimano SIS nga, o Shimano Index System. Sa kanyang front derailleur, naka Shimano Tourney TZ. Ayan, Shimano Tourney TZ, yan. At saka yung kanyang RD. Ano? So, ayun. Yun lang for today's video. Maraming salamat. Ano? So, shout out ko lang si Martin Magbanwa at saka si Lord Allen Sestosa. Salamat sa panonood lagi sa mga videos namin. Ayan. So, si ano, Martin Magbanwa, medyo nagugulan ako. Kilala ko eh, kasi ano, kilala ka sa akin ha. O, mag-comment ka at pakilala ko sa akin. At may bonus ka sa akin. Ayan. So, ano, yun. Maraming salamat sa mga gustong magpa-shoutout. Just comment down below, ano. At saka, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga videos namin na i-upload. Ano, sa mga gusto pa rin magpa-review na iba't ibang bike o ibang-ibang pyesa, just comment down below na rin para makapagawa tayo ng videos. Ano. So, maraming salamat. Bye! So, mga ka-Mr. Bike, nakakalimutan ko, ano, yung sabihin yung presyo nito, ano. So, yeah, sorry for the inconvenience. Ayan. Ang alaga nga pala ng ating Phantom Werewolf ay 10,000 sa kanyang SRP, ano. So, para napakamahal nyo. Pero sa inyo mga beloved watchers natin dyan at sa mga customers natin, ayan, mabibili nyo lang siya dito sa Mr. Buy sa alagang 8,000 pesos. Ano, yan, napakamura. Dito ay makakabili ng mga murang bike sa Mr. Buy sa Lipa City man o sa Malbar. Ayan. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell ulit, ha? Yan. Ayan, maraming salamat. Bye! Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Yeah!